tayo ngayon para tayo po ay magkaroon ng ating devotion. Ano po? At ang topic po ng ating pag-uusapan ngayon is Jesus is our curse breaker. And before po tayo mag-start, tayo po muna ay hallelujah. Hallelujah. Father God, Lord, muli kami nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa isang pagkakataon, O Diyos, na kami po ay makapagnilay-nilay ng iyong mga salita, Panginoon. At Ama, patuloy namin inanyayahan ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon. And we are asking for your wisdom, Lord God, so that we may be able, Lord, to learn and to understand your words and help us, Lord, to understand your teachings about the curse. And Father God, may your name be glorified this afternoon, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, to be set free from the curses, Panginoon. Salamat po, Panginoon, and this is all our pray. In Jesus' name, amen. So, magandang araw po sa inyong lahat at naririto po tayo ngayon sa isa na namang devotion, online devotion ng Church of the Living Faith. At ang ating i-discuss ngayon, hallelujah, ay patungkol po sa Jesus is our ultimate curse breaker. Marami po sa ating nagtatanong, ano nga po kaya ang significance ng ginawa ni Jesus sa cross? At bakit kailangan sa cross pa siya ipako? At according to the Bible po, ang sabi po sa Bible, the wages of sin is death. At ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. At in the old times po, ang way of punishment sa mga kriminal o sa mga makasalanan ay by crucifying on the cross. At sinasabi po sa Bible that Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, curse is anyone who is hung on a pole. So, in the Bible po, sa mga panahon po na yon, ang pagpapako po sa krus, ay isang paraan para ang tao ay parusahan. At they consider those people who are hanged on the cross that are cursed. So, ano nga po ba yung sinasabing curse? Before we proceed po, let's define what is the definition of curse. Sabi po dito, curse meaning sa Merriam-Webster.com, curse is to use profanely insolent language against or blaspheme cursing his God, to call upon divine or supernatural power to send injury upon he was cursed and fears and he will die. So, ano pa po ba ang ibig sabihin ng curse? A curse was considered to possess an inherent power of carrying itself into effect. Prayer has defined as a wish referred to God. Hallelujah. So, sabi din po dito, a curse is the opposite of a blessing, wherein a blessing is a pronouncement of good fortune because one is initiated into God's plans. A curse is a pronouncement of ill fortune because one opposes God's plans. And God may curse a person or a whole nation because of their opposition to God's will. So a priest may curse someone for violating God's law. In general, the same people with the authority to bless also have the authority to curse. So, if we're going to base our definition sa Bible, ang curse po, it is someone that is going against the will of God. So, ang definition, actually, meron po sa Deuteronomy chapter 28. Meron po doong binabanggit patungkol po sa blessings for obedience and curse for disobedience. So, we have already defined what is a curse. So, opposite po siya ng blessing. So, there are types of curses. So, in the Bible po, there are three different Hebrew words that are translated as curse. So, the most common po is a ritualistic formulation
which describe as cursed those who violate community standards defined by God and tradition. So, slightly less common is a word used to invoke evil against someone or anyone who violates a contract or oath. So, itong Bible po, masasabi natin ito yung love letter ng Lord sa atin. And ito rin ang kontrata natin sa Panginoon. And sa contract po, ano po ba yung nakalagay doon? Yun po yung job description mo, yung mga rules and regulation na nakalagay doon sa kontrata. So, ang Bible po sa atin, ito po yung ating contract or oath. Di ba po, pagka yung mga government officials, when they take the oath-taking, ano po, before they proceed or before sila mag-lead, they have to swear in front of the Bible. No, hawak nila yung Bible sa harapan nila and nanunumpa sila. So, itong Bible po, ito po yung tipan ng Diyos sa atin. Ito yung kontrata ng Lord sa atin. Pero ito yung kontrata na that lasts it for eternity. And if we will follow the Bible, if we will follow the Word of God, ano pong sabi? There's a blessing, gaya na sinabi sa Deuteronomy chapter 28. And if we disobey or we did not follow what is written in the Word of God, it will definitely bring curse. May nabasa pa nga ako isang Bible verse, sabi doon na anyone who teaches outside the Word of God, outside the Word of Truth, is cursed. Kaya po nakakatakot, ano po, yung mga nagtuturo ng Bible and then tinitwist nila. Kasi mismo ang buhay nila, ano po, dinadaanan ng curse yan. So, ano ba yung purpose ng curse? So, cursing can be found in most, if not all, religions or traditions around the world. Although the content of these curses may vary, the purpose of curses seems to be remarkably consistent. So, consistent yung purpose ng curse. So, enforcement of law, assertion of doctrinal orthodoxy, assurance of community stability, harassment of enemies, moral teaching, protection of sacred places or objects, and so forth. Actually, may positive din naman na purpose ang curse. Bakit po? It reminds us not to be disobedient. Kaya napakahalaga sa Diyos ang obedience. Kaya sabi sa Bible, obedience is better than sacrifice. Kasi ang curse, it lasts even to your generational even to the generations. It lasts, sabi nga eh, until the fourth generation. So, ano po ba yung mga iba't ibang klase ng curse? So, let's go now to the three types of curses and how to break free. So, kanina po, before I start this online devotion, the Lord impressed to me that Jesus is the curse breaker. He is the cure. Disobedience, sabi nga nung isang pastora namin, si Pastora Anching, sabi niya lagi, ang pagsunod sa Diyos ay may pagpapala at ang pagsuway sa Diyos ay may pagpapalo. So, yung pagpapala is the blessings in English and pagpapalo, ito na po yung mga curses. So, saan po ba nagsimula yung curse na to? Paano ba siya nag-appear sa mundo? Una sa lahat dyan, because of the disobedience ng ating ninunong si Eva at saka si Adan. Excuse me po. So, paano po ba nangyari yun? Diba, nagbigay ng utos si God sa kanila, no? Na they should manage this world and hindi nila pwedeng kainin yung puno ng yung isang puno. But because of the disobedience, ano po, disobedience of men, yung disobedience na yon, it brought curse to them. Before, they were in the Garden of Eden, but now, because of the disobedience of men, inalis sila dun sa lugar na kung saan marangya sila, dun sa lugar, sa Garden of Eden, na kung saan hindi sila nakakaranas ng kamatayan, dun sa lugar na kung saan hindi sila nakakaranas ng sakit at karamdaman. And before a person dies, ang tao po ay nagkakaroon ng sakit karamdaman. So, nowadays, ano po, di ba? Marami ang namamatay, milyon-milyon ang namamatay sa panahon natin ngayon. Bakit po? Itong pangyayaring ito, itong
COVID-19 pandemic na ito, ito ay bunga rin po ng curse. It's because of the disobedience of man. Kung hindi nag-isip ng masama ang tao upang mag-create ng ganitong viruses sa isang laboratory somewhere in China, and if they were not thinking about the population, actually, when you were thinking about the population and killing other people, yung sa isip mo palang nag-iisip ka na ng pagpatay ng kapwa mo eh. So, it's already a sin. So, yung sin na yun na naisip nila, nagbunga. Nag-create sila ng viruses hanggang sa ngayon, kumalat na all over the world. At ito na yung curse, no? Ito na yung bunga ng kasalanan ng ginawa ng tao. So, ano po ba yung mga klase or types ng curses? Una dyan is generational curses, word curses, and the occult curses. So, as you can see, our sins, ano, nagbunga ito ng curse, but then our Lord Jesus Christ is the curse breaker. He is the one who brings the cure to the people. And, so, ano po ba yung sinasabi dito na generational curses? Sabi dito, a generational curse is a curse that is passed through the family line from one generation to the next. We receive a spiritual inheritance from our parents, and this spiritual heritage includes both blessings and curses. So, if you don't mind po, I will read the Deuteronomy chapter 28. Medyo mahaba-haba lang siya, pero worth it naman pong basahin. So, sabi po dito, or wait po, maganda po ma-remind tayo ng salita ng Panginoon regarding sa blessings ng pagsunod sa salita ng Lord at sa pag-disobey sa salita ng Lord. So, sabi po sa Deuteronomy chapter 28, if you have your Bibles with you, please read along with me. So, sabi po dito, verse 1, if you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. You will experience all these blessings if you obey the Lord your God. So, sabi sa verse 3, your towns and your fields will be blessed. Your children and your crops will be blessed. The offsprings of your herds and flocks will be blessed. Your fruit, baskets, and breadboards will be blessed. Wherever you go, whatever you do, you will be blessed. The Lord will conquer your enemies. When they attack you, they will attack you from one direction, but they will scatter from you in seven. The Lord will guarantee a blessing on everything you do and will fill your storehouses with grain. The Lord your God will bless you in the land He is giving in you. If you obey the commands of the Lord your God and walk in His ways, the Lord will establish you as His holy people as He swore He would do. Verse 10, then all the nations of the world will see that you are the people claimed by the Lord, and they will stand in awe of you. The Lord will give you prosperity in the land you swore to your ancestors to give you blessings, you with many children, numerous livestock, and abundant crops. The Lord will send rain at the proper time from His rich treasury in the heavens and will bless all the works you do. You will lend to many nations, but you will never need to borrow from them. If you listen to these commands of the Lord your God I am giving you today, and if you carefully obey them, the Lord will make you the head and not the tail. You will always be on top and never at the bottom. You must turn away from any of the commands I am giving you today, nor after other gods, and worship them. So, ito naman po, yun po yung mga blessings of obedience sa Lord. Ito naman yung curses of disobedience. But if you refuse to listen to the Lord your God,
and do not obey all the commands and decrees I am giving you today, all these curses will come and overwhelm you. Your towns and your fields will be cursed. Your fruit baskets and breadboards will be cursed. Your children and your crops will be cursed. The offspring of your herds and flocks will be cursed. Wherever you go and whatever you do will be cursed. The Lord himself will send on you curses, confusions, and frustrations in everything you do until at last you are completely destroyed for doing evil and abandoning him. The Lord will afflict you. Excuse me po. In the land you are about to enter, the Lord will afflict you with diseases until none of you are left in the land you are about to enter and occupy. The Lord will strike you with wasting diseases, fever and inflammation. Wow, parang di ba? Parang ito yung panahon natin ngayon. So, we need to ask ourselves, are we obedient to the Lord or are we disobedient? Again, sa verse 22, the Lord will strike you with wasting diseases, fever and inflammation, with scorching heat and drought, with blight and mildew. These disasters will pursue you until you die. The skies above will be as unyielding as bronze, and the earth beneath will be as hard as iron, and the Lord will change the rain that falls on your land into powder, and dust will pour down from the sky until you are destroyed. So this is what happened to the Sodom and Gomorrah. Because, ano po, yung sa Sodom and Gomorrah, doon, punong-puno po doon ng, sorry po sa mga taga-LGBTQ, mahal ko po kayo, pero ito po sinasabi sa Word of God. There's a curse in disobedience to the Lord. So, sa Sodom and Gomorrah, kung makikita po ninyo doon, no, the Lord has turned the place into dust. Nagpadala ang Lord ng, ano po, ng parusa doon sa lugar na yon, dahil punong-puno po yun ng mga tao, no, that have relationships with the same gender. So the Lord will cause you to be defeated by your enemies. You will attack your enemies from one direction, but you will scatter them into seven. You will be an object of horror to all the kingdoms of the earth. Your corpses will be food for all the scavenging birds and wild animals, and no one will be there to be chased by them. Actually, nangyayari pa rin po to hanggang ngayon. Kung makikita po ninyo, diba, sa mga videos sa Facebook, may mga lugar, lalo-lalo na nung nag-uumpisa yung COVID-19, may mga lugar na kung saan yung mga patay nagkakalat lang sa daan, may mga lugar na kung saan yung mga tao, ano po, na strain na lang sila or na faint na lang sila dun sa lugar na kung saan sila, and then later on kakainin na lang ng mga buitre yung kanilang mga bangkay. So the Lord will afflict you with the boils of Egypt and with turmoil, scurvy, and the itch from which you cannot be cured. The Lord will strike you with madness, blindness, and panic. You will grope around in broad daylight like a blind person groping in the darkness, but you will not find your way. You will be oppressed and robbed continually. No one will come to save you. So ito pa sabi. You will be engaged to a woman, but another man will sleep with her. You will build a house, but someone else will live in it. You will plant a vineyard, but you will never enjoy its fruit. Your ox will be butchered before your eyes, but you will not eat a single bite of the meat. Your donkey will be taken from you and never to be returned. Your sheep and goats will be given to the enemies, and no one will be there to help you. You will watch as your sons and daughters are taken away as slaves. Your heart will break from them. Excuse me po. But you won't be able to help. A foreign nation you have never heard about will eat the crops you work so hard to grow. You will suffer under constant oppression, harsh treatment, and you will go mad because of all the tragedy you see around you. So the Lord will cover your knees and legs with incurable boils. In fact, you will be covered from head to foot.
So, ito po yung mga resulta na binasa ko sa Deuteronomy chapter 28. Pero kung mapapansin po ninyo, yung bunga ng pagsunod sa Diyos at bunga ng pagsuway sa Panginoon ay buong generation ang tinatamaan. Anak, kaapu-apuhan, until the fourth generation nga eh. So sabi dito sa Bible, so a generational curse is a curse that is passed through the family line from one generation to the next. Kahit yung mga herds, yung mga flocks natatamaan because of the disobedience sa Panginoon. So we receive a spiritual inheritance from our parents. So yung spiritual inheritance pala, hindi lang yung mga physical na inheritance na mamana natin sa pamilya natin, but even the spiritual inheritance. For example, ganito po yan. Kung may mga lolo, lola kayo na mga albularyo, ano po, or di kaya mga ng kukulam or ng babarang, these acts are what we call spiritual heritage. Pwedeng mamana, no? Kung may lolo-lola namang kukulam, pwedeng mamana yun ng kaapu-apuhan. Kung may lolo-lola ng mga, ano po, mga sumasamba kay Satanas, ano? The entire family will also be following that kind of spiritual practices. Kasi yun yung kinamulatan. So ipapamamana, 'di ba? May sinasabi po sila sa probinsya po namin. Sa Antique, sinasabi nila na may mga aswang daw, ganyan. Yung mga anak-anak daw, yung namamana din daw yung mga ganon. Kasi daw may mga bato na pinapasa-pasa. So yun yung mga kwento ng mga matatanda sa amin. I don't know, kasi I haven't seen any aswang yet. Pero sabi ng mga pinsan ko, sila nakakita, sabi nila, ay totoo nga daw po. So, sabi po dito, yung mga ganito spiritual heritage, ano po, ito po yung namamana. And this kind of evil acts can bring curse to the family. Meron po tayong mga Hollywood stars, ano po, they worship the devil. They join Illuminati. And as we all know naman, Illuminati and Freemason ay they are devil or evil worshippers. So, ano ba yung dinadala nito or ano ba yung, what does it bring to the family? Of course, it brings turmoil, ano, kaguluhan, sakit, karamdaman sa pamilya. Akala mo simpleng sakit lang, excuse me, pero yan ay merong spiritual na kinaugatan. So sabi dito sa Exodus chapter 36 verse 7, God visits the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and fourth generation. So what does this mean is that the sins and destructive behaviors that parents do not conquer will be ones that their children are more susceptible to, prone and toward. For example, ako, halimbawa may ninuno akong, halimbawa lang po to, may ninuno akong albularyo. And then ako hindi ko na pinractice. Pero later on, kung hindi ko yung pinractice, pwede pang mag-appear yun sa mga kaapu-apuhan ko. So, yung mga kasalanan na yun and bad behaviors or destructive behaviors, eh pwedeng manahin, ano po, at ng mga kapwa-apuhan. Yung mga kapwa-apuhan, sila naman yung magre-rip or sila yung sasalo ng curse. So, when I was in the hospital po, I saw how people suffered because of the disobedience to God. Ano po, nakita ko kasi doon yung iba't ibang uri ng sakit karamdaman. Just me. And makikita mo doon, 'di ba? Kung halimbawa, ang isang tao mangininom, ang isang tao ay isang someone is drunkard. And every day nagiging tubig niya yung alak. So what will happen? That kind of destructive behavior will only result to ano po? Pagkasira ng kanyang atay, pagkasira ng kanyang internal organs. So yung sin na yon ng pagiging manginginom, nagdala ng curse mismo sa katawan niya. Na kung saan kinasira yun ng katawan niya, kinasira yun ng finances niya. Bakit nasira yung finances? Siyempre, kung magkakasakit ka, karamdaman, or nagkaroon na ng problema sa internal organs mo, magpupunta ka ng ospital. Ngayon sa ospital, malaki ang bill. Ano po?
So doon, imbes na yung money niya, naiipon niya for the sake na para sa future niya, future plans niya, nasisira, nananakaw ni Satan. Bakit? Paano siya, sa paanong paraan niya nanakaw? Siyempre, yung pera niya na yon na dapat iniipon niya, ano po, ginagamit pa sa pambili ng mga gamot niya, dahil po sa mga naging mali niyang practices. And I remember before, nagkaroon din ako ng patient na LGBTQ. And that, I thought, nung una, babae siya, kasi ang ganda-ganda niya, tapos ang kinis-kinis niya. And then, what happened was, I saw her, ang problema niya, is yung sa atay niya, merong problem dun sa atay niya. Then, nung tinawag yung pangalan, his name was, I forgot, basta lalaking pangalan. For example, Carlo. For example, pangalan ni Carlo. So, si Carlo, nung maganda-ganda ba yung buhay niya, maganda yung kinikita ni Carlo, what he did was, kailangan niyang, para mapanatili niya yung ganda niya, no? At magmukha siyang babae, dahil ano siya, performer siya sa Japan, kailangan niya mag-take ng pills. Pero alalahanin po natin, God only created man as man and woman as woman. And pag pinangunahan natin or pinakailaman natin yung creation ng Lord na gano'n, may possibility, ano po, na hindi maging compatible yung hormones ng, excuse me, yung hormones ng babae kailangan ilagay sa katawan ng lalaki. Kasi yung hormones na yun, exclusive lang yung para sa babae. Kapag nilipat natin yon, pwede magkaroon ng problem sa physical na katawan ng lalaki. Yan po ang hindi na ipapaliwala ng ibang mga doctors who love to do yung mga transformation sa physical na katawan. No offense po, pero ito po ang katotohanan. At yung gay na yon na nagmukha siyang babaeng-babae, later on, nasira din yung atay niya. Hello, Ma'am Bernie. Sige po. Hallelujah. So, ayun po. Kung makikita po ninyo, di ba? Merong curse na dala ang disobedience. Ano? At yung ano pa po ba? So, makikita po ninyo sa generational curses. Ayun, di ba may mga sa family line, merong mga gays ang tito, gays ang tita. Makikita niya sa Thailand. Kung makakapanood kayo ng mga movies nila, mga tito-tita nila, bading, ganon. Pero later on, nagbubunga din po yun ng hindi maganda sa kanila. Yung kanilang behavior na ganon. So, ano pa po ba yung mga generational curses? Pwede naman yung mga may family na mga, di ba yung mga sorcerers, yung mga, actually yung mga mangkukulam, ginagawa nila yon out of anger, no, para makaganti sila sa mga, excuse me, mga kalaban nila, o di kaya sa mga nakasakit sa kanila. So, hindi lang nila alam, yung ginagawa nilang pangkukulam na yon, it will also affect their children, their grandchildren. In the spiritual realm, yung spirit nun, ano po, yung spirit na nagga-guide sa kanila, yung mga evil spirits na nagga-guide sa kanila, ay, ano po, papasukan din at i-guide din yung mga kaapu-apuhan po nila. So, ano pa po bang mga curses? Word curses. Excuse me po. Sabi sa Bible. Sabi sa Proverbs, death and life is in the power of our tongue. Ibig sabihin, meron ka pangyarihan, no, sa the way we speak. Death, ibig sabihin, ito yung mga salitang curses, ito yung mga salitang negatibo. At sabi din sa James chapter 3 verse 10, out of the same mouth, blessing and cursing. My brethren, these things not ought not to be so. So, sa bibig natin, lumalabas din yung blessing, lumalabas din yung curses, ano? At kaya kailangan maging maingat tayo sa lahat ng ating sinasabi. Kung makikita mo ninyo yung mga witches ko sa Harry Potter, di ba? As they speak, no? As they speak, merong nangyayaring curse sa Harry Potter, di ba? Yung words nila, no?
nagkakaroon ng manifestation. For example, sinabi yan ko, maganda si Ate Jean Joyce. Ayan. Si Ate Jean Joyce, kung sa tingin niya dati, hindi siya maganda. Pero later on, as I continue to encourage her, you know, Ate Jean Joyce, blooming ka ngayon. Sister Adelpha, ang ganda-ganda mo po. Diba? Pag if you always speak positive to those people, nagkakaroon din sila ng positive na pagtingin sa kanilang sarili. And as we speak blessing to the children, ito po, tingnan nyo po, no? Yung mga magulang pag sinabi nila, ang tanga ng anak ko, sabi niyang gano'n. Sorry po sa word, ha? Pero yun yung kasi yung marinig mo sa ibang magulang, eh. Tapos iba, mumurahin pa yung anak, o di kaya yung anak. Tuwan-tuwa pa yung mga magulang pag yung mga anak nakapagsalita ng GAG, oh! Tuwan-tuwa sila, gano'n. And, ito po yung mga salita na minamana ng anak galing sa magulang. Eh, nakakalungkot kasi in this generation, para bang wala nang tapal yung bibig, wala nang preno, basta makapagsalita na lang, basta may mameme lang, basta may masabi lang. Kasi sometimes yung mga tao, no, of course, we do love to talk, pero may mga words na dapat sinasala natin bago natin ilabas sa ating bibig. Lalo na sa mga magulang po. We should bless the children. Pag sinabi mo sa anak mo wala ka ng patutunguhan, alam niyo po ba ang mga anak para po yung mga recording tape, no? Ina-absorb nila kung ano sabi ng magulang, 'di ba? Sabi niya sa ABS, sa isang commercial ng isang TV network, kung anong ginagawa ng matanda, ginagaya ng bata. So kung ano sinasabi ng matanda, eh, yung ginagaya din ng bata. Kaya ngayon, 'di ba? Kaya nga sabi, may isang quote ako nabasa na the spirit of the people is the character of the leader. So, kaya kailangan, bilang magulang, as a leader of the family, kailangan maging maingat ka sa lahat ng sasabihin mo. Kasi, magingat ka sa lahat ng paulit-ulit mong itinuturo sa mga bata. Kasi kung ano yung paulit-ulit mong tinuturo sa bata, tatanim yun sa puso nila, tatanim sa isip nila, hanggang paglaki nila, isipin nila, ay, walang kwenta yung buhay ko. Yun yung sabi ng nanay ko, eh. Ay, wala akong mararating, yun yung sabi ng tatay ko, eh, di ba? Pero as yung may mga magulang po na meron silang positive affirmation sa mga bata, they bless the children, yung mga bata na yun, mapapansin mo, meron silang integrity, meron silang magandang point of view sa buhay. So, those are this, kaya kailangan, piliin natin kung ano yung mga words that could build someone up or could destroy someone's lives. At hindi porke po magulang na tayo na dapat manduhan lang ng manduhan yung anak, kung ano lang yung, minsan may mga magulang, no, di ba, may mga, ewan ko po kung napakakapanood kayo ng mga pelikula na yung mga magulang, nililid pa sa prostitution yung anak, and that parent is just bringing curse to the life of the child. So, base po yun sa kung paano niya hinuhubog anak niya. So, I remember there was si Michael Jackson, as you all know, hindi naman po siya Christian and he doesn't know the word of God. Yung anak po niya ngayon na isang babae, I just saw her, sabi niya, kung ano yung pagpapalaki sa kanya ni Michael Jackson, yun yung nagiging character niya ngayon. At ngayon, may mga reports nga po na medyo hindi maganda yung alignment ng buhay niya. It's because of what Michael Jackson taught her. So, kaya as a parent, kailangan maging maingat talaga tayo with what we are going to teach the children. And if you are a teacher, kailangan maging maingat din. So, yung mga words natin, sabi nga ng isang preacher, meron siyang mga molecules. Yung mga words natin, may mga molecules yan. And in God's perfect time, yung mga words na yan, lalago, lalaki. In the spiritual realm, magkakaroon niya ng manifest, hanggang sa magkaroon ng manifestation sa natural realm. So, ano pa po ba? Ano yung isa pang curse? Yung occult curses. Yung occult curses, this is the last type of curse that we want to mention are curses that are intentionally released by the people, those people who are invoked in occult practices. Ito yung sa mga Harry Potter. As we all know, no, they are pinaganda po, pero actually mga witches din naman yung mga katuruan na nandun.
So sabi dito, those who delve into witchcraft, Satanism, and other dark occult activities often attempt to put curses on others. Just like through rituals, spells, incantations, and other demonic activities. So minsan, di ba, may mga napapanood tayo sa TV. Yung mga binabarang daw sila, nilalabasan daw sila ng mga mga insects sa katawan nila. So, yun po ay mga padala ng mga demonic and evil forces. So, those are fear darts of the wicked ones that we need to deflect with the shield of faith. So, curses are not something that we need to be afraid of. Bakit po? Kasi if we are walking with the Lord Jesus Christ and do not have any open doors in our lives, curses cannot land on us. Si Jesus ang, ano po, curse breaker natin. And, but we need to be aware that this is a reality and trust that the Holy Spirit expose any ways that the enemy seeks to attack through occult practitioners. Kaya, you have to pray, Lord, sino ba dito sa mga kakilala ko, kaibigan ko, kahit kamag-anak ko pa, ang nagpa-practice ng mga occult practices. So, it is very important. Bakit po? Kasi, una sa lahat, kailangan, we have to pray for them. That they will be set free from those evil practices. Kasi, sila din po ang mag, ano yan eh, sila rin ang magsasuffer ng bunga ng evil practices na ginagawa nila. So, sana po, ito po ay nakatulong sa inyo, and meron pa bang kalayaan sa from these curses? Yes po, meron pong kalayaan from these curses, and it is our Lord Jesus Christ. Our Lord Jesus Christ is our ultimate curse breaker. So, paano ba nangyari yon? Sabi dito sa Galatians chapter 3 verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, cursed is everyone who is hung on the pole. So the curse of the law comes or came as punishment because of man's sin. So God doesn't punish us. Hindi tayo pinaparusahan ng Diyos, but He just recognizes the choices we have made and allows the consequences to come in our lives. So lahat ng kasalanang ginagawa natin, lagi yung mayroong consequences. And we have been redeemed from the curse. However, Jesus is the ultimate curse breaker. So ano po ibig sabihin nun? First, ang ibig sabihin nun, it means that our sins are forgiven. So, ang mga evil practices o mga kasalanan natin, it brings us yung mga curse, ano po. And then, if we have Jesus in our heart, if we ask for forgiveness, at tinanggap natin si Jesus sa heart natin as our Lord and Savior, our sins are forgiven. At ganun po kabuti ang Diyos. It's because of our Lord Jesus Christ, kaya tayo niya pinatawad. And secondly, it means that everything sin gives birth into our lives, we are free from those consequences. So sickness is defeated by the stripes of our Lord Jesus Christ. Ano po ba yung sabi sa Bible? By the stripes of the Lord Jesus Christ, we are already healed. So if our sins, disobedience to God, brought us curse, by submitting ourselves to the Lord Jesus Christ, it brings cure. And yung mga curses na yan, it also brings mental oppression and torment was taken on the cross. As well as yung mga addiction, ano po, drug addiction, sex addiction, porn addiction, anything that is addictive, and family illnesses were broken on the cross. So the curses that were passed on can and will be broken when we turn to Jesus. Kaya po pinadala dito ng Panginoon, ng Amang Diyos, ang ating Panginoong Jesus to set us free from the curse na bunga ng ating kasalanan. Kaya sa mga oras po na to, sa mga nais po na makalaya mula sa bunga ng mga kasalanan at sa curses, ano po, nadala ng ating mga kasalanan, inaanyayaan ko po kayo na sumabay po sa aking mga sa aking panalangin at dalangin ko po ng bawat isa sa atin,
will receive the cure and deliverance from the generational curses, from occult curses, and from the word curses. Hallelujah. Sige po, kayo po ay sumabay sa aking panalangin. Lord Jesus, thank you for dying on the cross and becoming a curse so that I could be redeemed from every curse and receive God's blessing. Because of your finished work, I ask you to set me free from every curse that is over my life. I renounce the sins of previous generations and break away from any generational curse that is over my life. Especially, maaari nyo pong silently banggitin yung mga kasalanang nagawa po ninyo sa Diyos. I also break any word curses that have ever been spoken over me and command any spirits associated with curses to live my life now in Jesus' name. Hallelujah. Sige po, ako po ay pananalangin ko na lang po kayo. Hallelujah. Father God, Lord, I just want to thank you, Lord, for the lives of the people, Lord, who are watching right now in the name of Jesus. Lord, thank you so much for breaking the curse of poverty. Thank you for breaking the curse of sicknesses and diseases. Thank you, Lord, for breaking the curse, Lord, of the generational spiritual inheritance, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, to live a holy and righteous life. Heavenly Father, I pray, Lord God, na ang bawat isa sa amin ay pagpalain mo, Panginoon. And I pray, Lord, that everyone, Lord, will be so obedient to you, Lord, so that we may be able, Lord, to fulfill, Lord, your destiny, Panginoon, sa buhay namin. And I declare, Lord God, for those who are obedient to your words, Lord God, I pray that you help us to carefully keep all your commandments. And we pray, Lord, that you set everyone who are obedient to you to be high above all the nations, Lord, all over the world, so that they will be able to experience the blessings that as they obey you, God. Lord, we pray that the towns and fields of the Philippines will be blessed, the children in the Philippines and your crops will be blessed, the offsprings of your herds and flocks of the Philippines will be blessed, the fruit baskets and breadboards of the Filipino people will be blessed. Wherever the Filipino people are and whatever you do, lahat ng obedience sa Lord will be blessed. The Lord, we declare, Lord, that you conquer our enemies when they attack us, and they will attack our enemies from one direction. And we pray, Lord God, that you grant a blessing on everything that we do, Lord God, and may you fill our storehouses with grain. Lord, we pray that you bless the works of our hands. Heavenly Father, Lord, we pray na may you continue to give us an obedient heart so that we may be able, Lord, to follow your words and your commands. Help us to walk in your laws, in your ways. And Lord, we pray that you establish your holy people, Lord, as you swore that you would do. Lord, nawa, Panginoon, ng bansa pong Pilipinas, we declare that the curses in this nation, in Jesus' name, is already broken in Jesus' name. At dalangin namin, O Diyos, sa taong 2022, ang bansa pong ito ay pamumunuan, Panginoon, ng mga taong may righteousness sa puso, may banal na pagkatakot kay Jesucristo. Lord, dalangin namin sa taon pong ito, ang bansang Pilipinas ay malaya mula sa sumpa ng kahirapan, sumpa ng korupsyon, malaya sa sumpa ng sakit karamdaman in the name of Jesus. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang mga pangako mo, Lord, sa Deuteronomy chapter 28 for the obedient people, Panginoon, na sumusunod sa salita mo, Panginoon.
ay makakaranas ng apaw-apaw na pagpapala in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, and I also pray for the healing, Panginoon, na may mga sakit karamdaman sa mga nanonood ngayon. Bless niyo po ang bawat isa, and I pray, Lord, for the healing of Sister Bernie, Lord. Strengthen her right now for the effect, Lord, ng booster shot sa kanyang katawan. Heavenly Father, Lord, I pray na lusawin mo po, Panginoon, ang side effects na ito ng vaccine, Lord, sa kanyang katawan, and i-restore back mo pong muli ang kanyang immune system, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. I-bless niyo pong patuloy, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, God. And we pray, Lord, na gabayan niyo po ang bawat isa, Lord, sa mga oras na to. Even, Lord, those who are, Lord, ang bansa po namin, nawa, Lord, magkaroon po ng tunay na pagkatakot sa inyo, Panginoon. And may this nation, Lord, be a sheep nation. A nation that is so obedient to the word of God. And we pray, Lord God, na nawa, Panginoon, ang bansa pong ito, Panginoon, makaranas, Panginoon, ng apaw-apaw na pagpapala at magkaroon ng maayos, Panginoon, ng batas. At nawa, O Diyos, even our leaders, Panginoon, mula sa presidente, Panginoon, will be set free from the curse, will be set free from the wrong teachings in the name of Jesus. Salamat po, Ama. At i-bless niyo po, Panginoon, ang bawat nanonood, Panginoon, sa devotion pong ito, Ama. Salamat po, Lord, for the healing, for the cure that is brought to us by our Lord Jesus Christ. Salamat po, Lord, and may your name be glorified, Father. In Jesus' name I pray. Amen and amen. To God be the glory po. And thank you po for watching. And for those po na late ng panood, pwede nyo na lang po i-replay. So, thank you so much po, and may you have a great day. God bless po.